guys, meron tayong i-assemble ngayon na magnetic controller. Ito yung ano, nagmo-monitor ng metal sa mga feeder, conveyor. Metal detector. Bali, i-set up ulit natin ito ngayon. Ito yung panel box niya. Pangalan niya FL Smith. Ayan. Kinuha namin ito kung saan ito may manual siya. Ito yung manual niya. Electrical connection. Tapos yung kanya pagsisetup na dito. Ayan. Ito yung forma niyan. Ito yung receiver at transmitter. Dito yan. Familiarize muna natin yung controller. Ito yung pangalan niya. Irish. Ayan. Metal Alarm. MA300. 3500. Ayan. Ito yung level indicator niya. Ayan. Yung LED. Yung level signal. Sensitivity ito. Minimum, maximum. Yung zero setting. Ito yung sa power. Ito yung sa signal. Yung detect tsaka fault. Ito naman yung sa sensor. Receiving, transmit. Papunta sa coil to. Ayan. Yung kanyang reset. Tsaka power indicator. Pakikita ko sa inyo paano ito i-setup pagka na kompleto na namin. Ito yung coax cable na 10 meters. Ito siya. Ito makikita nyo yung transmit tsaka receive. Ayan, papunta sa coil to. Iba niya paano siya makadetect. Ito yun. Kakapitan nito ron. Meron pa siyang filter sa mga erratic. Ito yun. Ferrite coil. Ang pinalalagyan ko ng supplier. I-energize natin ito. Space na lang natin? Hindi. Tanggalin mo ito. Tapos, copy mo lang ito. Ito yung kanyang receiver at transmitter. Ito siya. Ito. Ito yung receiver. Ito yung transmitter. Ayan. Ito yung connection ng yung ports na ito. Connection to lang receiver ay na. Nakalagay receiver. Ito yung transmitter. Ngayon nakalagay PX. Medyo madumi pa, pero pinablower ko na ito, konti na lang. Kasi luma naman to, hindi napagana ng FLS ngayon. Ako magpapagana na ito, pakikita ko sa inyo. Paano siya paganahin. Ayan. Ilalagay ito sa conveyor. Mapansin nyo yung naka-arc ko, yung design niya. Pagdating doon sa conveyor, i-set up ito, i-align. Ayan, i-align yan. Ayan. Dito yung kagaya, kumukha lang din ito nung mga metal detector na nakikita natin sa mga mining. Kaya lang maliliit yun. Ito kasi fixed installation, hindi siya movable. Ayun. Titestingin ko na maya-maya.
nagkapit nyo na to, i-energize natin. Bakit nyo kung ano yung mga display nyo. Guys, ito yung diagram ng wiring connection niya sa motor. Kung sa motor natin i-interlock siya, ito. Ayan. Naka-interlock siya rito sa detect. Ayan o. Napansin niya, ayan. Ganyan lang yung setup niya. I-relay niya lang nito. Punta rito. May start, stop. Ganyan lang siya. Simple control. Ngayon lang siya. Tapos ito yung customer ano niya. Tsaka ito. Ma-relay siya. Pero ang gagawin natin setup dito pag nasa amin at pag nandun ito sa field. Almost ganito rin pero hindi ito magkocontrol dito sa motor. May sarili kasing control yung aming conveyors motor. Bali, ito gagawin lang natin itong feedback ng detect tsaka ng fault. Yun, bali sa PLC namin ito ikakabit, kakaroon na lang siya ng pag nakadetect siya ng metal, magkukuman siya ng detect sa divert niya daw. Kakapit lang namin ito sa diverter. Meron kami pneumatics. Ang idadrive nito, imbis na motor, pneumatics. Ayan. Diverter ang function niya. Pag nakadetect ng metal, itatapon niya. Tapos continuous ulit yun. Ilang mga 3 seconds lang yun. Ito ang diversion. Or 2 to 5 seconds. May function siya rito na sinasabi niya rito pwedeng latch, pwedeng auto. Dito kung makikita niyo itong wire installation lang ito. Yung adjustment na sensitivity dito yan sa PR4 dito yan. Tingnan ko yung isang drawing sa makita nyo. Dito tayo. Ito yung sa sensitivity nung coil. Pag nag-i-increase ka ng voltage dito, ang output nun millivolts lang hanggang 180 volts ang maximum. Ayon doon sa manual nung ni-review ko nung isang kahapon. Simple lang, guys, simple lang ikabit. Ito, input power, meron siyang dumasa ng filter. Tapos ito yung relay para sa detect signal dito siya. Ito yun. Ito yung sasabi ko na ito yung off nya, may selector nya on, off. Kapag nakadetect, ilalatch nya. Kailangan i-reset. Sa manual yun, pag dito mo sinelect, yan. Sa manual, i-stop na siya. Pag nakadetect. Ngayon pag dito sa on, ito yung pinaka auto pag nakadetect after 3 seconds or 5 seconds na kung depende sa sinet nyo, babalik ulit sa detection. Ayan. Ito yung pang off to control. Ayan, at dalawang indicator lang siya, isang fault, isang detect. Ayan. Pag
nga sa pag naka-install na ito ng final installation, kakalibrate natin ito dun sa detection niya kung maliit o malaki, may seset niya ito. Ayan. So mga guys, ayan. Tingnan nyo itong aking gagawin. Maya-maya testingin na ito. Subscribe. Ayan. Ito, pinorma na namin. Testingin lang natin. Kabit mo rito yung receive na Kovax. Ayan. Yung receive. Receive. Kabit mo dito. PX. Ito yung transmitter. Yung transmit. Ayan. Kovax to. Yung cable nito, Kovax cable. Ayan. Nakakabit na siya. Okay, power off mo na. Power on mo na. Ayan na ano yun, naka-power up na siya. Naka-power up na siya. Ayan, naka-detect na siya. Oh. Ah, pansin nyo, wala. I-fix mo yung power mo. Fix mo na mabuti. Nakawala eh. Power on siya. Ay, try natin dito sa on. On muna tayo, testing natin. Okay, naka 0 tayo. Sinadaan ni 0. Check natin yung sensitivity. Okay. Normal lang yung magkakaroon siya ng ganito indication. Sa sensitivity, was na may dumaan na metal dyan, itatry natin kung matidetect. Halimbawa, itong applier. Kung magkakaroon siya ng detection dito. Natin. Yo, nakita nyo? Nag-detect siya nung ginanon. Ayun, nagaganon natin. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, nakita nyo na itong metal na to. Kung ganun kalaki, na-detect niya. Ngayon, babawasan natin sensitivity. Kung ma-detect pa rin niya yung ganito kalaki. Kaya yun, see, nakita nyo, na-detect nyo rin. Ayan. Pansinin nyo itong contact na to, maglalatch kapag inilagay ko sa, ito kasi naka-auto mode, inilagay naman natin sa latch. Pansinin nyo ha. Ah guys, eto na. Ayan, latching. Sabi, nag-latching yung detect. Kita-kita nyo, di ba? Guys, nag-detect siya, hinold niya yung signal. Ayan. Ngayon ang reset niya, kailangan i-on mo to, i-off mo to. Ayan. Kung meron naman tong terminal dito na magkikrack, kung i-installan natin ng auto reset, mare-reset natin yan dito. Yan na muna natin. Yan.
balik natin sa latch. Yan. Na-reset na siya manually. Yan, ganun lang. Ito nagdedepende sa layo, yung distance na ito. Itong receiver, ito transmitter. I-assume lang natin na kunwari nandyan yung conveyors na pag may tumaan na may load na bakal, mamonitor niya agad. Kaya ang mangyayari sa kanya, ita-divert niya o itatapon niya yung metal at pupunta, at yung metal na yon pupunta na sa, ang tawag doon namin ay reject. Pagkatapos niya may tapon, diretso na dapat uli yun. Yung conveyors nun, hindi siya i-stop. Continue siya. Kumbaga isa sampler lang niya yung sampling niya lang yung metal na yon, tapos babalik ulit siya sa kag ng mabilis. O, sabi ko nga sa inyo kanina, 3 seconds to 5 seconds lang. Ita-time natin yon. Ayan. Ganun lang mga guys ang principle na ito. Kung metal detector na yung kinakabit sa conveyors. Ganun lang. Ayan, review lang tayo. Meron siya transmitter, receiver. Meron siya ditong ito na transmitter. Pupunta na ng controller. Ito siya, controller. Ayan, ganyan lang kasimple ang pagsisetup na ito. Ayan. Medyo ngayon ko lang ito sinetup kasi dati naman ako nagkakabit na ito, ibang brand lang. Pero ito hindi napagana nung ano eh. At tataka ko ba't hindi napagana eh. Sa ito napagana ngayon. Baka mali lang yung kapit nila na pagkasi nakamali itong receive transmit kabalik tadi hindi kagana yan, pero hindi masisira yung coil, magukuluhan lang yung setting procedure niya o yung kanyang memory rate o bakit gano'n. Yeah. Meron siya rito ang selection ng power, ito naka 220, ayan o, pwedeng 110, select mo ng gano'n magiging 110. Depende sa customer kung anong available nila ng power. Ayan. Guys, ganun lang. Oh, kasimple. Nakakita nyo na. Gumaan na agad. Ayan. Ilalagay ko ulit sa auto para mag-auto reset. Ayan. Pansinin nyo. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Nag-detect. Oh. Nag-ano kagad. Hindi siya nag-latch. Ganun lang kasimple. Ayan. Oh. Ganun lang ang detection na ito. Metal detector para sa belt conveyor. Okay, sana may napansin kayo rito na pwede nyong gamitin sa kung meron din kayong ganito na pagsisetup. Iba kasi pag di pamilya, sabihin hindi nila alam, hindi nila gagawin. Eh ako medyo ano, basta-basta na konti sa Google, meron yan. Naka-provide pa ako ng manual galing dito ng Google. Sa Google ko lang din to ano, hinanap kahapon. Yan. Yan lang siya. Yan ah. Yan lang guys. Sandali lang ikapit. Ipapainal na namin to sa field. Papakabit ko na tong pa-install ko na to. Okay, sana may napulot kayong ano. Okay na to. Ano? Na-testing na natin. Ano lang to? Yung sa kabila yung kinapit na FLS. Ayun o. Dinetect natin o. Sinet ko na yung ano niya. Pero pwede pang baguhin yung level signal niya. Yeah. Oh, subscribe na kayo. Naka-vlog to. Ayan. Thank you guys. Follow lang kayo sa akin.